Ano ba tayo nakapatid ko? Isang gabi, dinalaw ako dito ni Almira ate. Nagpakita siya sa akin. Umiiyak siya parang humihingi ng tulong. Akala mo ba, sa ginagawa mo niya, makakatakas ka sa krimeng ginawa mo? Kaya nagpapaliwaliwang ka? Hindi. Hindi ka na makakawala. Tama na! Inal ka! Mabubulok ka dito! Ay, Mildred! Ano ba? Bakit mo ako ginugulat? Sino nagbaba ng music box na to, ha? Hey, ayun ko! Hindi ko alam! Ikaw bang nagpatugtog niyan? Hindi! Kusa itong tumunog! Naku! Nangyari din yan noon! Yung nag-imbestiga yung mga pulis! Basta bigla na lang tumugtog yan! Naku! Naku! Baka nagmulto si Almira! Anong multo? Nanay Mildred, anong multo? Sira ang music box, kaya tumutunog ng mag-isa! Kaloka tong matagdag to! Ayan! Sira na talaga! Tignan ko kung tumunog pa yan, ha? Itapon mo, Nanay Mildred, ng walang kalat dito! Hindi ako pumatay. I'm sorry. Patawarin mo ako kung hindi ko na-proteksyon ang anak natin. Hindi ko gustong mamatay si Almira. Hindi ko gustong mawala ang anak natin. I'm so sorry. I'm so sorry. Kakaawa si Sir Edwin. Lahat na lang ng minahal niya eh namamatay. Nana Mildred, kasalanan din niya yan. Paano pinagpalit niya kaagad si Ma'am Alona? Yan tuloy ang napala niya. Yan, nawala sa kanya si Janet noon. Ngayon naman si Almira. Huwag ka nga magsabi ng ganyan. Bakit? Masama yan. Eh, totoo naman ho eh. Huwag ko kayong maawa dyan. Kinakarma lang ho yan. Yeah.
Miss, ba't ka umiiyak? Miss? Angela! Bakit mo ginawa sa akin yun, ate? Bakit mo kami natay? Bumatay sa'yo! Ikaw ang bumatay sa akin! Ikaw ang sumaksak sa akin! Ikaw! Ikaw! Superintendent, kapag nakausap niyo si Amanda, huwag niyo sabihin sa kanya nagtanong ho ako sa inyo. Ayaw kasi niya tumutulong ako kay Eloise. Huwag kang mag-alala, Torny. Hindi ko sasabihin sa kanya. Ah, sir. Yan ang tao ko, si Sorrento Reyes. Siya ang investigating officer sa kaso ni Almira. Attorney Ariel Guevara, ho? Attorney. Taos na ho ba yung investigasyon niyo? As of now, hindi pa, pero matibay talaga yung ebidensya labang kay Eloise, attorney. Sorrento, dinidenay ho ni Eloise ang krimen. Hindi purikit nahanap sa kanyang murder weapon, ibig sabihin siya ng killer. Pwede naman pinlantang yun sa kanya, di ba? Tama kayo rin, attorney. Pero paano naman ipapaliwanag yung fingerprints ni Eloise sa yung dugo ni Almira? Fingerprints, ho? Ang dumating kami sa scene of the crime, nakita ko sa pader maraming dugo. At nakita ko rin yung bakas ng mga kamay na fingerprints ni Eloisa. At nung chinek namin yung fingerprints ni Eloisa, positive, attorney. Identical yun sa dun sa nasa kwarto ni Almira. Ibig sabihin na dun si Eloisa nung mismo pinatay si Almira. Ibig sabihin, si Eloisa ang pumatay sa kapatid niya. Kaya mag-isip kang mabuti. Kung tutulungan mo siya, attorney, kasi siya naman talaga ang kriminal. Nagwawala ka na naman! Dahil umaapit ako! Ako nga pumatay sa kapatid ko! Ako pumatay kay Almira! Pumatay na ako! Pinatay kay kapatid ko! Almira! Patawarin mo ako! Itapon mo yun sa labas, ha? Dun sa malayo. Opo, ma'am. Pwede ko bang dalawin si Eloisa? Bakit mo siya dadalawin? Siya ba nagpapasweldo sa'yo? Kaibigan ko naman ho siya. Hindi. Trabaho mo ang sikasuhin mo, Junjun. Sige na, itapon mo na yan sa labas. Opo. Rodora, sinong kausap ng sir mo? Bakit parang masaya siya? Babae. Kanina pa sila nag-uusap. Mag-iisang oras na yata. Hindi pa man nakakapagbabang luksa, mukhang nakahanap na ng kapalit ang bayaw mo. Sa bagay, hindi ko masisisi kung lalandiin siya ng babae. Gwapo naman si Sir Gabby. Mayaman pa. Eloisa, huwag mo nang kausapin. Baka magwala ulit. Sandali, sandali. Ano magwala? Tsaka ano ibig niyo sabihin? Tsaka saan niyo siya dadalhin? Sa mental, ho. Para matingnan ng psychiatrist. Hindi na siya pwede dito. Natatakot na yung mga preso. Pati na ho kami. Ibuka ang bitig, iha. Para makita natin ang dila mo, ha?
O, buka. Yan. O. Okay. Ayos naman. Ariel? Dok, ano nangyayari? Bakit nandito si Eloisa? Hindi ba dapat nakakulong ang babaeng yan? Ma'am, dapat nga hang makulong si Eloisa. Lalo na tumamin siya na siya na nga ang pumatay sa kapatid niyo. Pero... Hindi naman natin siya pwede ipakulong. Lalo na't nagkaroon siya ng nervous breakdown. Lalo lang lalala ito pag pinakulong natin. Tsaka magiging delikado ito para sa mga preso na makakasama niya doon. Tsaka delikado rin para sa kanya. Mabuti pang dito na lang sa ospital para ma-check up natin tuloy-tuloy at para maalagaan natin siya. Di ba? Anong desisyon mo, Amanda? Balak mo bang ituloy ang kaso? O balak mo na lang siyang iwanan dito? Kaya makulong mo siya sa mental o sa kulungan. Pareho lang yun. Saka mo lang siya sa mental. Mas bagay naman si Eloisa rin eh. Hindi man lang basa sama ang loob mo na hindi mapagdusahan ni Eloisa ang ginawa niya sa asawa mo. Pagdusahan man niya, anong saysay. Kahit ano pang gawin niya, hindi na niya mababalik ang buhay ni Almira. Gabby, bakit ba napaka-easy mo pagdating kay Eloisa? Na hindi ka man lang nagagalit to think na pinatay niya ang asawa mo. Mahal mo ba talaga si Almira? O baka naman, pinalitan mo na siya ng iba? Gabby, may nakapagsabi sa akin na meron ka daw ibang kinakausap na babae. Pinapaalalahanan lang kita. Hindi pa tayo nakakapagbabanglok sa kay Almira. Hindi tama na palitan mo siya kaagad. Ano gusto mong gawin ko? Umiyak? Magalit? Magmukmok? Itigil ang buhay ko? Mahal ko si Almira. Pero kahit anong gawin ko, hindi niya mababalik ang buhay niya. Almira, ikaw ba yan? Nasaan ka? Almira, parang awa mo na. Tama na. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Tigilan mo na ako. Huwag ka na magpapakita sa akin. Patawarin mo na ako. Almira? Thank you.
ba bang nagwala na naman kagabi sa asylum si Eloisa? Nakita siya ng mga nurse. Sigaw ng sigaw at iyak ng iyak. Eh, what do you expect? Baliw nga siya, di ba? Sa akin lang, Amanda. Mas maganda siguro kung dadalawin niyo siya rin. Kayo ng papa mo. Kayo na lang naman na nakitira niyang pamilya eh. Mas makakatulong sa kanya kung makikita kanya at ang papa mo. Paano kami? Sa tingin mo, gusto namin siyang makita. Ariel, yan ang hirap sa'yo. Lagi na lang si Eloisa ang iniisip mo. Ano ba pakialam mo sa kanya? Amanda, naaawa lang ako sa tao. Sinong tutulong sa kanya kung di natin siya tutulungan? Well, kung gusto mo siyang tulungan, fine. Wala na akong pakialam. Sige, tulungan mo. Pero wag na tayo magkikita. Maghiwalay na lang tayo. Amanda, ano ka ba? Parang kay Eloisa lang, makikipaghiwalay ka? I'm breaking up with you because I don't love you anymore. Kaya wala na akong pakialam kahit na natulungan mo si Eloisa. You can help her all you want, for all I care. Magsama kayong dalawa. Wala na akong pakialam sa'yo. Alam mo, mas makakakuha ako ng lalaking mas mamahalin ko kaysa sa'yo. Eloisa, pasensya ka na. Ngayon lang kita nadalaw, ah. Ngayon lang kasi ako nakatakas dun sa bahay. Kasi umalis si Amanda. Pero huwag ka mag-alala. Dadalasan ko na yung pagdalaw ko sa'yo kahit magalit pa sa akin. Ito namang ginawa nila sa'yo. Sinira nila ang buhay mo. Ikaw naman kasi hindi ka nakinig sa akin eh. Ang beses kong sinabi sa'yo, umalis ka na doon. Lumayo ka na kay Amanda, pero hindi mo ako sinunod. Tinan mo nangyari sa'yo. Loisa, lumabang ka. Loisa. Loisa, huwag mong hayaang daiging ka ng mga naglalaro sa utak mo. Pagaling ka. Malakas ka. Lumabang ka. Mahal na mahal kita, Eloisa. Gabby? Ang ginagawa mo rito? Lumabas ka! Gabby, it's okay. Hindi mo ko kailangan paalisin. Hindi naman bababa ang tingin ko sa'yo porkit nakita kitang umiiyak. It's okay, Gabby. Kakampi mo ko. Ako lang ang mapagkakatiwalaan mo dito. Kaya huwag kang mahihiya na ipakita sa akin vulnerable ka rin. Alam mo, pareho tayo na ugali. Hindi ipinapakita sa ibang tao yung totoo niyang nararamdaman. Paano na kami ng anak ko?
na kami nung... wala na si Almira. Gabi, andito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Eloisa, kamusta ka na? Ako, hindi ako okay. Nakapagwalay sa akin ang ate mo. Hindi niya gustong tinutulungan kita. Baka nga siguro hindi niya talaga ako mahal. Pero Eloisa, bakit ba kita tinutulungan? Bakit ba hindi ka magawang tiisin ka? Bakit awang-awa ako sa'yo? Eloisa, nadidinig mo ba ako? Sige, Eloisa. Magpagaling ka. Para kahit papano, worth it yung pakikipagwalay sa'kin ng ate mo. Ariel. Eloisa? Patay na si Almira. Bakit buhay pa ako? Sana mamatay na rin ako. Eloisa, huwag mong sasabihin. Malalampasan mo rin lahat naman nangyayari sa'yo. Nandito naman ako eh. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Pero kailangan mo rin tulungin ang sarili mo. Kailangan mo magpagaling para makalabas ka na dito. Gabby.
Bakit nandito pa to? Pinatapon ko na to, ha? Iba po vibes ko dito. May multo dito, no? Alam ko ba wala nang gumagamit ng kwartong to? Lahat ng pera sa kumpanya nakalabas. Mostly, binabayaran ng utang ninyo ni Gabby. Wala kayong pera. Loisa, matagal ka na palang magaling, eh. Wala na ho ako mauuwian. Merong isang malapit sa'yo na may pera. Pwede ka pa magsimula ulit. Pero ayaw na ho ako makita ng Ate Amanda ko. Hanggang ngayon, hindi pa nagagalaw ni Eloisa ang minanay niya kay Janet. If I were you, bakit hindi ka na makipagbati kay Eloisa nang matapos na lahat ang paghihirap mo?